Isang samay kalayaan tayo. Sabihin natin kapag nangyari alam, sabihin natin para sa inyo. Huwag ka magdadapa, baka mabasag kasi yung mga laman dyan eh. Oh, lali. Magutay ka ba? Tumitingin lang ang mga tao. Bili-bili-bili. Ganun po. Eh, paano kayo, kuya? Nahihirapan din naman po kayo. Sige, sa amin. Lalaki naman kami. Ganun po. Sige po. Thank you thank po. Thank you, thank you. Diba't susunod? Kami muna ni Aga. Dapat eh. Kami muna ni Thea. Alam niyo po ba yung sexism? Yung sexism po yun yung parang discrimination po batay po sa sexualidad ng isang tao. Yung pag babae po, mahina po siya, tapos pag lalaki. Yun yung iniisip po nila. Yung siya po lang lahat gumagawa, kaya magaling sa trabaho, ganun. Trabaho saan? Yung mga trabaho. Incapabilities po ng both genders. Saan sa? Sa pagtatrabaho. Sa work, akala ko yung
kung sino yung mas malakas? Opo, opo. Opo. Parang ganun pitingin nila. Kasi ako po, pag driver, syempre mas marami pong lalaki. So, ano po? Sa opinion ko? Opo. Ano? Sa akin lang? Opo. So, kasi ako lang at ang gumagawa sa bahay. Husband ko hindi naman. Ako lahat ng trabaho. So, siguro. Pero, syempre, yung power, as in sa power, yung mga muscles, malalakas ang lalaki. Pero sa work, syempre, babae, maraming trabaho sa bahay. So, yung ano po, yung sexism po na yun, madalas po ba mo po bang makita sa paligid po? Paligid dito sa Opo, sa so, dito po sa lakot. Sa mga public places po. Siguro, hindi. Oo, pwede, pwede. Kasi kadalasan, katulad ng mga naglalakataan, kadalasan yun ang babae rin, nagkakalakan. Diba, mahirap din na trabaho ito, mainit. So, kanina po kasi, nag-social experiment po kami. Si JP po, pinagbuhat po namin siya nung backbone na yan. Opo, mabigat po. Tapos, yung wala pong tumulong. Tapos, si Sophia naman po, pinagbuhat din po namin. Tapos, may tumulong po sa kanya. So, tingin niyo po, ano po yung dahilan kung bakit po nangyari? Kasi po yan, siyempre, ang Pilipino kasi ba, maano sa pagbabae, itutulungan talaga pag lalaki. Yawin. Kumbaga kasi nga, mas malakas kasi ang lalaki tsaka yung pwersa ng lalaki iba sa pwersa ng babae. Diba, misi kala mo mapayat-payat dyan, pero pag sumuntok yan, iba sa babae, iba sa lalaki, diba? Kaya ang babae, miski mataba or ano, pag iba pa rin yung suntok ng lalaki talaga tsaka sa babae. Iba yung mga force nila, iba nga. Mas malakas po talaga. Malakas talaga ang lalaki. Sa mga pwersa. Kasi yung bakla eh, diba? Pero lumalabas yung force nila rin kasi nga, lalaki pa rin sila. Iba pa rin yung power ng muscles. Okay po. Yan lang po. Salamat po. So, ano pa kiramdam pagkatapos ng social experiment? Ano, sa akin kasi natutuwa ako, pero medyo malungkot rin kasi natutuwa ako, may tumulong sa akin. Pero hindi ko, yung dahilan kasi, hindi ko alam kung ano, kung siguro sa ano, tungkol sa babae ako or mahina ako, ganun. Pero ano naman, natutuwa ako kasi at least may tumulong, tapos yung rason yung maganda. Kaya nakaka-heart. Nung di ba naglalakad ka, tapos lumapit ba siya sa'yo or ikaw yung lumapit sa kanya? Tinawag niya ako. Tapos ano, edi ako naman, makapal mukha ako, tinawag ka na rin. Sabi ko, katulong na rin ako. Anong naramdaman mo nung tinulungan ka? Maano, magaan sa pakiramdam. Yun nga, bago rin magsimula yung experiment, parang naramdaman ko rin na ano, parang, alam mo yun, yung parang nag-expect ka na walang tutulong sa'yo in the end kasi alam mo na lalaki ka, alam mo na ang tingin ng tao sa lalaki, ganyan, ang tingin ng tao sa lalaki, ganito. Parang, yun, ang naramdaman ko nung bago pa magsimula, syempre kinabahan, tapos afternoon, syempre, parang nisip ko kaagad na nakakapagod kasi mabigat talaga yung kahon, as in, seryoso, mabigat talaga siya. Kaya, ayun, parang, yun, ayoko ng mga ganun, kaya, yun, syempre, tamad ako eh. Nung pinatigil ka namin, kasi nawala na din kami ng pag-asa na may tutulong sa'yo, ano naramdaman mo? Syempre, alam mo yun, kahit na ina-expect mo isang bagay na mangyari, parang, masakit pa rin, kasi, in the end, ang nangyari, walang tumulong sa'yo, eh, dun na pumapasok yung topic ng sexism, di ba? Parang, tingin nila sa lalaki, hindi nahihirapan, ang tingin nila, parang, yun nga, kaya na nila sarili nila, kaya nilang dalhin yung mga bagay. Kasi, unang-una, pinasok nila yung gawain, eh, tapos syempre, kailangan nilang tapusin. Ang tingin nila sa babae mo. Ha? Oo nga, ba't ganun? Hindi porket babae kang hina mo sa ganyan. Di ba, minsan kasi mas magaling mga babae sa lalaki. Sorry, ako ang... Yan, yung sinasabi mo, sexism ako agad yan. Sexism mo yan. Siya din yung inaayos.
Huwag kang magdadapa, baka mabasag kasi yung mga laman dyan eh. Lola rin, mag-goodbye ka ba? Tumitingin lang yung mga tao. Bili-bili-bili yun. Masaga na itong video. Ganun po. E paano kayo, kuya? Nahihirapan din naman po kayo. Sige, sa amin. Lalaki naman kami. Ganun po. Sige po. Thank you, thank po. Thank you po. Sige ba't susunod na? Kami muna ni Adar. Ikaw ba't eh? Kami muna ni Thea. Sexism. Sexism yun po yung parang ano, discrimination po dahil sa, base po sa sexuality ng isang tao. Bawa pag babae po parang mahina, ganun po yung tinitingnan nila. Pag lalaki, malakas po, ganun sila gumagawa. Nakikita niyo po ba yun sa ano, sa ngayon? Hindi. Bakit po? Siyempre, sa dami ng mga ano, di ba? Bakit po? Ano pa ba? Okay, ano opinion? Kasi po, may ginawa po kami kanina. Pinagbuhat po namin si JP ng parang. Yung lalaki JP namin. Po, yun. Tapos wala po walang tumulong sa kanya. Tapos nung si Sophia po yung pinagbuhat. Wala ba sa bubay? Yung babae po, may tumulong po sa kanya. Ano po yung opinion niyo po doon? Bakit po yung nangyari? Lasing walang tumulong na lalaki? Wala pong tumulong sa lalaki. Opo. Dabayan tumulong. Eh, iba na siyempre ang natin na ngayon eh, panahon eh, di ba? Iba nga, pagtatawid ng matanda, di ba, dapat alalayan. O kaya, bababa ng jeep, alalayan, di ba, ganun. Ngayon, hindi na gusto yun. Iba na ano ngayon eh, panahon. Diba? Po, alam niyo po ba yung sexism? Sexism? Yung sexism po yun yung parang discrimination po. Batay po sa sexualidad ng isang tao. Yung pag babae po, mahina po siya. Tapos pag lalaki. Yun yung iniisip po nila. Yung siya po lagi natin gumagawa. Mm-hmm. O kaya magaling sa trabaho. Ganun. Trabaho saan? Yung mga trabaho. Capabilities po. Tsaka incapabilities po ng both gender. Saan? Sa work. Sa pagkatrabaho. Sa work. Akala ko yung ano... kung sino yung mas malakas? Opo, opo. Parang ganun po yung tingin nila. Kasi ako po, pag driver, syempre mas marami pong lalaki. So, ano po? Sa opinion ko? Opo. Ano sa akin lang? Opo. Opo. Kasi ako na lang ang gumagawa sa bahay. Husband ko hindi naman. Siya lalabang siya. Ano, ako lahat ang trabaho. So, siguro. Pero syempre, yung power, as in sa power, yung mga muscles, malalakas ang lalaki. Pero sa work, siyempre, babae, maraming trabaho sa bahay. So, yung ano po, yung sexism po na yun, madalas po ba mo po bang makita sa paligid po? Paligid dito sa opo, sa yung dito po sa lakad. Sa mga public places po. Siguro, hindi, oo, pwede.
ano, kadalasan minsan babae rin, nagkakalakal. Nagkaano, di ba? Mahirap din na trabaho sa mainit. So, kanina po kasi, nag-social experiment po kami. Si JP po, pinagbuhat po namin siya nung background na yan. Opo, mabigat po. Tapos, yung wala pong tumulong. Tapos, si Sophia naman po, pinagbuhat din po namin. Tapos, may tumulong po sa kanya. So, tingin niyo po, ano po yung dahilan kung bakit po nangyari? Kasi nga, siyempre, ang Pilipino kasi iba, maano sa pagbabae, itutulungan talaga pag lalaki. Yeah, okay, lalaki. Kumbaga kasi nga, mas malakas kasi ang lalaki tsaka yung pwersa ng lalaki iba sa pwersa ng babae. Diba, misis, kala mo, mapayat-payat dyan, pero pag sumuntok niya, iba sa babae, iba sa lalaki, diba? Kaya ang babae, miski mataba or ano, pag iba pa rin yung suntok ng lalaki talaga, tsaka sa babae. Iba yung mga force nila, ika nga. Mas malakas po talaga. Malakas sa lalaki talaga. Sa mga pwersa. Kasi ang bakla, diba? Kala mo, bakla sila, pero lumalabas yung force nila rin. Kasi nga, lalaki pa rin sila. Iba pa rin yung power nila. Okay po. Salamat. Yan lang po. Salamat po. So, ano pa kiramdam pagkatapos ng social experiment? Ano, sa akin kasi natutuwa ako, pero medyo malungkot rin kasi natutuwa ako, may tumulong sa akin. Pero hindi ko, yung dahilan kasi, hindi ko alam kung siguro sa ano, tungkol sa babae ako or mahina ako, ganun. Pero ano naman, natutuwa ako kasi at least may tumulong, tapos yung rason yung maganda. Kaya nakaka-heart. Nung di ba naglalakad ka, tapos lumapit ba siya sa'yo or ikaw yung lumapit sa kanya? Tinawag niya ako. Tapos ano, edi ako naman, makapal mukha ako, tinawag ka na rin. Sabi ko, katulong na rin ako. Anong naramdaman mo nung tinulungan ka? Maano, magaan sa pakiramdam. Yun nga, bago rin magsimula yung experiment, parang naramdaman ko rin na ano, parang alam mo yon, yung parang nag-expect ka na walang tutulong sa iyo in the end kasi alam mo na lalaki ka, alam mo na ang tingin ng tao sa lalaki ganyan, ang tingin ng tao sa lalaki ganito. Parang yun ang naramdaman ko nung bago pa magsimula, syempre kinabahan, tapos afternoon syempre parang inisip ko kaagad na nakakapagod kasi mabigat talaga yung kahon, as in seryoso, mabigat talaga siya. Kaya ayun, parang yun, ayoko ng mga ganun, kaya yun, syempre, tamad ako eh. Nung pinatigil ka namin, kasi nawala na din kami ng pag-asa na may tutulong sa'yo, ano naramdaman mo? Syempre, alam mo yun, kahit na ina-expect mo isang bagay na mangyari, parang masakit pa rin, kasi in the end, ang nangyari, walang tumulong sa'yo, eh, dun na pumapasok yung topic ng sexism, di ba? Parang, tingin nila sa lalaki, hindi nahihirapan, ang tingin nila parang, yun nga, kaya na nila sarili nila, kaya nilang dalhin yung mga bagay. Kasi unang-una, pinasok nila yung gawain eh, tapos syempre, kailangan nilang tapusin. Ang tingin nila sa babae mo. Oo nga, ba't ganun? Hindi porket babae ka, hina mo sa ganyan. Diba minsan kasi mas magaling mga babae sa lalaki. Sorry, ako ang... Diba yan, yung sinasabi mo, sexism ako agad yan. Oh. So then, inaayos na.